guys, welcome sa ating YouTube channel. Sa video ito, papakita ko sa inyo yung aking daily routine, aking araw-araw na ginagawa. Ipakita ko sa inyo kung paano bisitahin natin yung araw-araw na ginagawa natin sa tulad ng electrical room, generator, pump room. Yan ang mga daily routine ng isang maintenance as a electrician dito sa bahay ng aming sponsor. Kasi kailangan natin bisitahin yan daily para ma-check natin yung mga motor kung may malfunction ba o may sira. Ayan. Ngayon, samahan niyo ako sa video ito. Pasyalan natin sa mga interesado na matuto sa electrical o sa pag-maintenance para kung may bala kayo mag-abroad as a electrician o maintenance, eh meron na kayong idea kahit konti na may tutulong ko sa inyo bilang isang maintenance. Kaya guys, samahan nyo ako sa video ito. Pasyalan natin ang pump room at ang electrical room. Kasama na ang generator. Okay guys, tara na! Magbabalik tayo. Andito na tayo sa loob ng electrical room. Ito yung generator. Check natin yung kanyang panel. Yung battery niya. Okay naman siya. Kasi siya laging nakakarga. Na-check ko na yan nung nakaraan. At ito yung tanke ng kanyang diesel. Kaya nga, lagi rin yan na tine-check kung may ano pa. Ayun naman ipuno kasi yan, ilagi natin nga tine-check araw-araw. At bihira rin naman siyang mag-brown out dito. Bihira rin siyang magamit. Ayan. Check natin yung panel kung saan siya naka-settings. Ayun naman siya. Kailangan naka-automatic. Kasi para pag nag-brown out siya, nag-cut off ang power, automatic mag-ano siya. Automatic under siya. So yan ay naka-connect sa battery. Ayan. Yung nagkakarga sa kanya. Battery. At ito yung ating main panel, yung normal supply. Yan nga, naka-normal siya. Ito. Indicator niya naka-normal. Ibig sabihin, ang dumadali na kuryente sa kanya ay normal. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, Meralco. Yan. Pag ang umilaw naman dyan, itong indicator na pula, yan, nakalagay naman dyan. Yan, generator. Ibig sabihin, nag-transfer siya sa generator. Ibig sabihin, nag-cut off o nag-brown out. Ayan. Ito ang ATS, automatic transfer switch. Yung iba naman ang tawag ay automatic change over. Anyways. Ito yung kanyang langis at pasali sa radiator. Kulad. Ngayon, sa dati puntahan ay yung pump room. Makikita nyo magulo kasi ito yung mga pinagtanggal ng mga dating ilaw. Ngayon, mahirap itong makabili ng kanyang trans. Lahat ay LED na. Ganito na lumalabas ngayon. Ayan, ganyan na. Palakas ng ano niya pagka umandar yan. Kaya siya inakabalot ng soundproof. Kaya soundproof siya pero kinig pa rin siya sa labas.
Okay, ngayon, yung dating puntahan ay yung pump room. Kaway, kaway, camera. Lagi baba. Habib, how are you? Ito na yung ating pump room. Ayan. Ayan ating ilaw. Sino yung mga kasama ko rito na mga Bangladesh? Sila yung mga tagalinis. Ito yung pump room. Yung dito yung dyan na siya. Kung hindi siya nasira, nag-alternate siya. Every 4 hours, naka-rest yung isang motor. Yung siya man umahandar, palitan sila. Every 4 hours. Kaya lang ngayon, sira nga yung isa. Kaya yung isa lang gumaga na. Naka-hand siya ngayon. Ayan. Ito naman yung ating water heater. Makikita nyo siya guys, malaki siya. Ayan, tatlo. Tumawag na lahat yan. Ayan. Ang trabaho nitong dalawang ito, ipupus niya yung tubig na mainit sa taas. Ayan, ito. Ayan. Magdalo siya rito. Ganun. Tutulak niya pataas. Ayan, ito. Ayan, siya magdi-distribute sa taas. Kaya kailangan nito laging binibisita o pinapas siya lang. Ito yung kanyang water filter, yung hot. Kaya lang, bakit malamig? Yung filter niya. Pero dito, check natin yan. Mainit naman siya. Mainit naman. Oh, mainit siya. Magana naman siya. Kaya lang yung isang motor, wala siyang pahinga. Ito. Ito lang yung gumagana sa kanya. Kasi ito nga, bumigay siya. Ayan. Ito yung kanyang hangin, yung pressure. Ito naman yung sa filter ng cold. Tignan natin yan, kailangan yung hangin niya. Yeah. Umaga na. Ito naman yung pump niya. Ayan. Alternate din siya. Pag gumana yung isa, pag mamatay isang motor, isa naman. Tayo nga yung isa. Susunod yung isa naman. Ito yung kanyang panel. Ito, kailangan. Alahin natin ito. Itong submersible pump. Ito ang tinatawag na submersible pump. Yan. Pag nasira yan, siyempre pag napuno, hindi natin lahat ng drain ng aircon, yan, overflow, babaha siya rito. Kaya kailangan tinatesting natin. Hindi naman madaling testingin yan kasi atakin mo lang yung ganyan. No? Yan. Kita nyo mga babayang tubig.
Okay naman siya. Yan guys, ito ang ating pump room. Tataka kayo siguro kung parang sa industrial na. Sa bahay lang po ito. Sa bahay lang ito guys. Sa bahay ng hangin yan. Medyo may kalakihan na. Okay guys. Basta tayo. Okay naman siya. Except dun sa isang motor. Na report naman natin yan. Sabi nung kumpanya, meron daw silang makakuha ang model na katulad nito. Meron silang nakita, malaki. Ngayon, pag na malaking motor yung nilagay dyan, kailangan baguhin din daw itong settings ng itong control ng ano tubig. Yan. Ewan ako, anong balak ng aming manager dito. Ang plano niya. Dumana yung isa. Okay guys. Welcome sa aming pump home.